Question number 17. Who was the short boots? Oh, it's just... Yamali. Okay. Who was his name? Ito. Ako ho yung nag-wash ng lahat ng sabi ko sino ano is who washes. I am the one who wash my clothes. Ako lang din po yung may background music po tayo nagsalita. Ako rin po yung naga-plancha, ako yung naga-sampay, ako lahat ng ano sa gamit ko. Malinis ako sa gamit, sa damit. So, ako po yung naglalaban niya dahil hindi ko gusto nilalaban ng ibang tao. Kay minsan may amoy, minsan hindi natin alam kung inayos ba niya, lalo na yung sa kilikili. This is Candy Mangandog. Welcome back sa aking channel. At sana mag-subscribe kayo sa Candy Official. Don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe. Ngayon ay naka 1,000 subscriber na tayo. And now, I'll be going to answer 28 difficult questions na tinanong sa akin. I-try natin sagutin yan ng English language. So, maraming salamat sa lahat ng aking supporters, followers sa TikTok, sa Facebook na walang humpay na sumusuporta. Maraming salamat. Okay, question number 1. What are the good qualities that Candy Mangandog has? What are the good qualities that Candy Mangandog has? Actually, I am just a typical boy. I do what others do. I am just a normal person, normal man, doing what you can see in the movies. For example, I do household chores, naglalaba ko, nagluluto, at saka tumutulong sa gawaing bahay. Yan lang yung qualities na meron ako. Aside from that, hindi ako madalas na malabas, gumagala. Parati akong sa bahay, tapos mabait, sabi nila, mabait kuno, at saka maasahan. Yan lang yung qualities na pwede kong sabihin sa inyo. Those are the qualities that I could be proud of. Charan! Okay. Question number 2. What is the most unforgettable moment in your life that you often remember? What is the most unforgettable moment in my life that I often remember? The most unforgettable moment in my life that I often remember is that when I took the criminology board exam, unexpectedly, out of the blue, I passed, and alhamdulillah, because that was the prayer that I always pray for Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi during those days, grabe yung pag-aaral ko, halos hindi na ako natutulog, tapos ginugol ko yung time at saka effort ko. Hindi ko na pinapansin yung pamilya ko, yung mga pinsan ko, lahat ng tao sa paligid ko. At saka kinalimutan ko na lahat ng gawain ng isang tao. Halimbawa, maglaag, kumain ng masarap. So, ang ginawa ko noon for 5 months, nag-aral and successfully, I passed the board exam. Yun yung pinaka the best na moment ko sa buhay. Nung pumasa ko is whole day, whole night, hindi ako nakatulog. Hanggang sa napagod na lang ako, kaya yun. So, yan yung pinaka-unforgettable moment ko sa buhay ko. Question number 3. What makes you happy? What are the things that makes me happy? When I saw my parents appreciated what I have done. For example, I entered in Philippine National Police. They are the one who molded me. They are the one who encouraged me to enter PNP. Yung nakita nila yung tiyaga at saka sipag ko is nasuklian. So doon, masaya ako dahil sa pamamagitan noon is na-appreciate ako ng magulang ko. Isa pa dyan is kapag nakikita ko yung mga kapatid ko na masaya sa kanilang mga pamilya, mga asawa. So
yun yung nakapagbigay buhay sa akin na mas lalo kong i-pursue yung buhay ko bilang isang tao. Question number 3. Four. Ah, number 4 na pala. Huwag mo nang edit. What makes you sad? What makes me sad? The thing that makes me sad is when I look at the mirror and see my face, which is that my face resembled my mother's face kasi sa kanya ako nagmana. Tapos na-realize ko na yung mukhang ito is nagre-resemble kung paano tinaguyo ng mother ko yung pamilya namin during wala pa siyang pinagdadaanan. So kailangan masuklian ko yung hirap at saka tiyaga niya kasi nga makikita sa akin, sa aking postura, sa aking pagmumuka yung mother ko. So yung mother ko lang talaga ang lahat-lahat na nagiging daan para lalo akong magpursige sa buhay. Siya yung inspiration ko. So kahit na hindi ko alam yung pinagsasabi ko rito, yun yung bagay na nakapagpalungkot sa akin. Question number 5. What is the most saddest moment in your life that you've overcome? What is the most saddest moment in my life that I've overcome? The most saddest moment in my life that I've overcome is during the separation of my parents when they decided to go on their own separate ways. Doon na-realize ko na ako yung panganay, so kailangan kong itaguyod yung mga kapatid ko, yung pamilya namin na hindi naman inaasahan kasi nga iniwan kami ng tatay ko, which is reasonable naman. Tapos yung mother ko may pinagdadaanan na mayroon siyang sakit. So doon yun yung isa sa mga saddest moment ko na na-overcome ko, na nakayanan ko na itaguyod yung mga kapatid ko, which is nag-aaral kami ng mabuti, tapos inalagaan namin yung mother namin, tapos ngayon makikita ninyo nag-vlog ako para sa kinabukasan. So marami salamat. Question number 6. How does it feel like to be a police officer? Nawawala na rin ako sa tanong. So, masaya siya, guys. Kahit na nakakapagod. Especially when salaries downloaded on your ATM, so yung mga bagay na nakapagpasaya sa amin. But aside from that, masaya kami kay nakapagserbisyo kami sa bayan kahit na hindi kami na-appreciate ng tao sa paligid. Tapos minsan na misinterpret yung action namin, which is nag-implement kami ng rules at saka ng batas, ng laws at saka ng regulations. So sa pamamagitan nun is masaya naman kami sa ginagawa namin. Gusto naming ipahiwatig, iparating sa mamamayan, sa mga tao na may marunong din kami masaktan minsan. Kaya dapat intindihin niyo na rin po yung sitwasyon namin bilang tagapag patupad ng batas, at sana maintindihan niyo kami at suportahan niyo ang kapulisan, sandatahang kapulisan. So maraming salamat. Question number 7. What are your plans in life that you wanted to experience? What are my plans in life that I wanted to experience? Sa ngayon, as of this moment, as of this time, my plan is I want to finish my master's in public administration. I also have my Magna Carta in professional education, so I want to pursue it. I want to take board examination in Bachelor of Science in Secondary Education. So those are my plans na gusto kong ma-experience at saka maranasan, na sana naman is maging successful ako. Yun yung mga plans ko as of this time. Question number 8. Aside from being a police officer, do you have any ambitions that you like most? Aside from being a police officer, do I have an ambition that I like most? As I always said on my vlogs and to my future vlogs, my ambition in life that I want to experience, that I want to realize is I wanted to go Canada. I want to work abroad so that I could help my family financially. And of course, I really wanted to explore the world to see how it be like to be a OFW. I don't know if the God's plan will work. So let's try it. Question number 9. Does Kanye come out with a single?
Do I have a secret? I don't think so. Ah, yes, I have a secret. Somebody often asking me, what is my secret? What is my secret soap that I use in my body? As you can see, hindi mo naman ho talaga makinis yung katawan ko, hindi mo makinis. I only use, kung makikita niyo sa vlog ko, a soap name Kahamis, yun lang po. Hindi ako gumagamit ng kahit ano man po. Yun lang po yung sabon ko. Tapos natutulog ako ng yung sikreto kasi natutulog ako ng maaga, uminom ng maraming tubig, nag-exercise, hindi kumakain ng chichirya, minsan lang, tapos, feel free. Ayokong ano yung stress ba? Ayokong ma-stress sa lahat ng problema. So, as much as possible is gina-overcome ko yun. Ginagawa ko ng remedy sa solution. So, yun yung sikreto ko. Question number 10. What is your favorite hobby? Favorite hobby ko? Maging hobby mo. Stay. Joke lang. So, my favorite hobby is reading books. Anything that is useful, that is makakatulong sa akin sa trabaho ko o kaya sa aking pag-aaral is nagbabasa ako ng anything na material like encyclopedias. Hindi naman ako matalino pero nagmamarunong lang din minsan. So you know, yun yung hobby ko. Question number 11. What is your favorite color? Why are you asking me what is my favorite color? Gusto mo bang kulayan ko yung buhay mo? Ay, joke. Ang favorite kong kulay, kung mapapansin nyo, lahat kasi ng mga post ko is minsan yellow yung suot ko. So, my favorite color is yellow and dark white. May dark white ba? Milky white. Okay, ganun. Question number 12. What is your motto in life? What is my motto in life? Of course, time is gold. Yun lang yung alam ko ng motto is. Time is gold because I consider it my life as valuable as time. So, kailangan lahat ng action na gagawin natin, lahat ng decision na gagawin natin is dapat pag-isipan natin yan at saka gamitin natin yung oras natin sa magandang paraan. Question number 13. What are the qualities that you like most to a woman? What are the good qualities that I like most to a woman? Ang qualities lang na hinahanap ko sa babae is maalaga. Maalaga, tapos iniintindi ka, susuportahan ka, handang makinig sa mga worries, tension na meron ka sa buhay at problems, tapos handa kang pakinggan at saka intindihin sa lahat ng bagay. Question number 14, malapit na po tayo. Well, pakinggan niyo na lang po. If you are going to choose between beautiful women or intelligent women? If I'm going to choose between the two, I would choose none. Because ang hinahanap ko po, the quality that I am looking for a woman, to a woman is kindness. Hindi ko ako maka tumitingin sa itsura, panlabas na anyo, at saka hindi ko tumitingin sa matalino ka, basta yung kabutihan ko na meron siya. Regardless of his status in life, beauty, kung ano man meron siya, o kaya yung work na meron siya. Basta ho, yung kabutihan na meron siya. Question number 15. What is your favorite food? Tinanong mo yan. Kung gusto mong pampahabang buhay, o kaya gusto mong humaba yung relasyon natin, so dapat, ang piliin ko is bihon. Ang paborito ko talagang food is, I consider na paborito ko ito dahil ito yung parati kong kinakain. Lahat po ng klaseng pansit. Bihon, yan po. Hindi ko niyan umaayaw. Noodles. So yan po. Yun yung paborito kong foods. Question number 17. Before that, please subscribe Candy Official, hit the notification bell, at panoorin po yung mga video ko. Question number 16. Malapit na po tayo matapos. Grabe yung makapronounce yung nagtanong sa akin. Inaayosan talaga niya. My educational attainment, I am a graduate of Bachelor of Science in Criminology, major in Law Enforcement. Then, I also have my Magna Carta in Professional Education, Bachelor of Science in Secondary Education. And now, I am currently enrolled in Master's in Public Administration
So, yan ho yung educational attainment na meron ko. Way back doon sa childhood ko is, ano ho, galing ho ako ng public schools. So, I also have flying colors during my graduation and my first degree. Question number 17. Who was the shortest? Oh, issue. Yamale. Okay. Who was his name? Ito. Ako ho yung naga wash ng ano ko ng lahat ng sabi kasi nung ano is who washes. I am the one who wash my clothes. Ako lang din po yung may background music po tayo nagsalita. Ako rin po yung naga-plancha o yung naga-sampay. Ako lahat ng ano sa gamit ko. Malinis ako sa gamit, sa damit. So ako po yung naglalaban niya dahil hindi ko gusto nilalaban ng ibang tao. Kay minsan may amoy, minsan hindi natin alam kung inayos ba niya. Lalo na yung sa kilikili o kaya dito sa liig. Tapos yung sa mga singit. So yun yung dahilan kung bakit ako magpalaba. Question number 18. What was the farthest place that you visited? Saan ako napadpad na lugar na napakalayo sa Pilipinas? I've been in Manila twice, way back 2014 and 2015, I think so. And also, I've been in Siargao. Nakapamasyal po ako ng Siargao, nakapunta po ako ng Siargao. Nakita ko ang Naked Island, ang Sugba Lagoon, at saka yung mga island na meron sila kung saan makikita mo yung beauty at saka wonders ng Pilipinas. So yun po yung pinakamalayo na puntahan ko. Question number 19. How long I've been single? It's been a century. I've been single for almost kalimutan ko na, hindi ko kasi alam na single pala ako ngayon. Akala ko kasi meron akong ano. So, I've been single for 2 years. Question number 20. Lapit na tayo. Truth or lies? You're addicted to smoking cigarettes and weed? Yun yung tanong eh. Am I addicted to smoking cigarettes? Frankly speaking, honestly speaking, I've never tried to smoke cigarette. Never a single minute in my life that I bought a cigarette or I use cigarette to smoke. Hindi ho ako yung batang na-addict sa mga ganyang bagay. So hindi ho ako, minsan ho hindi ho ako nakapag-sigarilyo. Yan po yung meron po ako. Sa lahat ng mga naniregalo dyan, nabubulol na ako. Paalala lang po sa inyong lahat na huwag tayo unyong sayangin yung pera ninyo sa mga bagay na hindi yung makakatulong sa inyo. Lalo na ho kung ang cigarette smoking is dangerous sa ating health. Question number 21. Kuya Candy, do you have problem right now? Do I have a problem right problem. Now? Right now? Yeah. Oo, meron ho akong problema. Matagal ko na ho itong kinikimkim. Matagal ko na ho itong sinisekreto sa lahat at saka marami na hong nakapagtanong nito sa akin pero hindi ko inamin sa lahat. Oho, may problema po ako. Wala ho akong pera pambayad sa pag-aaral ko. Wala rin ho akong panggala. Wala ho akong pambili minsan ng pagkain ko. At saka wala akong pambili ng damit ko kaya parating niya akong nakikita ganito yung suot ko ito. Ganito. At saka minsan ho wala akong pantubil ng motor ko. Joke. Wala ho akong problema. Question number 22. Malapit na ho tayo kasi nga 28 years old ako ko. Kaya ang tinanong sa akin na pinili ko is 28. Yan ho ang dahilan. Kuya Candy, what would you choose? Singing or dancing? Wala akong talento eh. Wala akong talent na tao. So kung ipupursue nyo po yung tanong, kung gusto nyo talaga malaman, gusto ko kung gustong-gusto ko matutong sumayaw, pero wala akong taong gustong turuan ako. At saka ayaw talaga sa akin nung dancing. So I'd rather choose singing to be my talent sample. If ever a sample para to sa ex ko. Excuse me.
Dapat pa bang paglaban ng ating nadarama? Oh, bulol. Parang asong ano. Tumatahol. Tumatahol. So, yun lang ho alam ko ng lyrics. So, singin po tayo. Question number 23. Where do you excel most? Writing or speaking? Where do I excel most? Writing or speaking? Some says that I am a good speaker. But not every time. Because of sometimes I have this anxiety kapag nakakakita po ako ng maraming tao, especially sa audience, hindi ako mapagsalita ng maayos. Tapos yung boses ko po is medyo bumababa yung tono. So, yung iba naman is magaling daw ako magsulat. So, during my childhood, nung elementary hanggang college ko is nag-excel po ako sa writing. So, kapag po pinakompos po ako dyan ng tula, makakakompos po tayo. At saka, madali ho ako makakompos kapag sa writing. Pero sa pagsasalita, minsan makikita niyo na bubulol ako, mayroong mga expression na mga ganyan. So, that is why lalo na yung penmanship ko, maganda ho ako magsulat at saka magaling din ako minsan magsulat. Question number 25, huwag ko yung mabagot. Taposin niyo na ho to. Who is your favorite actor or actress? My favorite actor is in the name of Jean-Louis Cruz. Yes, he is my favorite actor because of his talent. Mapapansin mo sa kanya kapag tingnan po siya, is makikita mong damang-daman niya yung lines na kanya binibitawan. Lalo na yung sa One More Chance nila ni Bea Alonzo. Pero ang paborito ko pong actress na singer din is si Sarah Geronimo. Talaga hong pinagawayan namin niya magpipinsan kay ewan ko ba kung bakit, kasi medyo ka-edit natin si Sarah Geronimo. In question number 25. Lights off, lights on. Inom ka muna. Excuse me. Lights off, lights on? Patayin mo nga yung ilaw. Papatayin yung ilaw. Bakit kaya? Bakit? Kapag natutulog ako, gusto kong patay yung ilaw. Pero pag may ginagawa ko, gusto ko yung ginagawa ko, reports, lights on. Bakit mo tinanong yan? Saan parte dapat yung itanong? Lights on, lights off. Kung yung iniisip mo, siguro mas maganda siguro kung lights, ito? Lights on? Pero hindi ko lang sigurado kung anong iniisip mo. Then, question number 26. Who is your greatest inspiration in life? My greatest inspiration in my life is my mother. She is, and she will be my greatest inspiration because she plays a role, whereas I become what I am today because of her dreams, her motivation. Siya po yung nagbibigay sa akin dati nung bata ako ng importansya. Siya po yung nag-ujuk sa akin na gawin yung mga bagay na hindi ko kaya minsan. Kaya nung nagkasakit siya, doon gipursu ko yung gusto niya. Yung pursuit of wisdom na gusto niya marating ko sa buhay. Gusto niyang matutunan ko is pinagpursigihan ko po yun. Tapos sa pamamagitan din ng pag-aalaga sa kanya. So, yun siya yung naging greatest factor para makamit ko yung mga pangarap ko sa buhay. Hanggang ngayon po, siya po yung inspiration ko. Hindi ho akong umiyak. Sadya nga lang, ganito lang ho talaga yung mukha ko. Okay. Question number 27. One more. Where is your dream destination? Where is my dream destination? Of course. Lahat naman tayo, ang gusto natin dream destination natin is to be admitted in paradise. Pero dito sa mundo po is, I wanted to go abroad, especially in Canada, Malaysia, Singapore, Saudi Arabia. Yan ho yung mga gusto ko mapuntahan na sana po is makaya na ng budget natin. Now, dito na po magtatapos. Dito na po yung pinaka-last na tanong. Question number 28. Can you make a vlog portraying your life as a Muslim? Can I make a vlog portraying my life as a Muslim? Of course, I can do it. Gagawin ko yan. Kung sino man po yung nagtanong niyan, may gustong gawin yan is, maganda ho yung gusto niyong suggestion. So, makakaasa po kayo na gagawin ko yan. Papakita ko sa inyo yung mga ginagawa namin bilang mga Muslim.
pag-pray hanggang sa pagkain, sa lahat ng bagay ho na meron kami bilang isang Muslim. So, dahil tapos na natin yung 28 questions na tinanong niyo sa akin, thanks about me. Masa po ako na madadagdagan o kung nanonood ka man, i-subscribe mo yung aking YouTube channel na Candy Mangandog, hit the notification bell at saka manood po kayo, panoorin niyo lahat kung may time kayo kahit na naka-play all yan. Tulungan niyo ako. Kasi so, maraming salamat sa walang humpay na suporta. Alam ko ho, napipilitan lang kayong panoorin ako kaya sabi ko dati nakaka-bored yung mga aking mga vlog na walang katuturan kaya yung content ko ho is paulit-ulit, hindi tayo marunong mag-edit. So, maraming salamat sa suporta. Shoutout kay sa lahat ng aking FB friends, sa lahat ng aking followers na sa TikTok na nag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. So, God bless you all. Thank you. Pero bago magtapos ang aking vlog, mag-shoutout muna ho ako. Shoutout kay Kevin Estorel. Si Jackie Robiso, sabi niya sa akin, Sir, huwag ka po magpagupit dahil naka 1,000 subscriber po ako. Sana ho di nga ho magpagupit kay magiging pangit ako. Kay Sir Junel de Silva Reyes, Sir, tinatanong niya parati kung kailan daw ako magpapagupit. So, iwan ko ho. Tapos, Haris Otto Abdul Wahab, marami na akong gustong magpagupit ako. Si Rubilin Pornias, sa lahat po, kay Jim Camacho, kay Alang Abang, Ma'am Abang, hindi ko matandaan yung pangalan niya. Tapos, doon sa kapatid ko na iwan kong napanood niya dati yung vlog ko, si Farhana Abdul Fatah. So, tulungan mo ako kapatid. Agariya. So, maraming salamat. So, dyan lang muna sa lahat doon ang gusto magpa-shoutout. Just comment in the comment section at i-like ang aking YouTube, ang aking vlog nito at saka i-share kung po pwede. So maraming salamat and God bless you all.